Welcome to our channel. Hey, welcome to our channel. Wow, mas relaxed na siya compared sa last year. So kung napapansin niyo, bumalik kami sa pinakaunang setup ng episode namin sa The Homans. Ganito tayo nag-start, diba? Nag-Q&A lang tayo. Dahil isang taon na kaming vloggers, naisip namin na manghingi ng mga questions sa netizens kung ano ba ang mga gusto nilang malaman tungkol sa amin, sa family namin, background or future plans. So nakakuha kami ng napakadaming questions. Kadamihan naman doon pa ulit-ulit lang dahil siguro doon talaga sila pinaka-interesado malaman kung ano talaga yung mga plano namin sa buhay. Meron kami mga questions dito na sasagutin namin. Na, hindi ko pa nababasa to. Sana mag-enjoy kayo kasi ako nung binabasa ko sila, natatawa ako. Na-excite naman ako na i-share sa inyo itong mga tanong na to. Bakit kayo interesado sa mga to? Game? Sure. Okay, so yung first question, what's the meaning behind Bean's name? Quite an easy one to answer actually. Si Bean, when I first found out that mommy was pregnant, yung ultrasound, when I first saw the image, it looked like a bean. It was quite a funny story actually because I wasn't allowed, because it was a woman's center, because somebody put ultrasound, and they had to just sneak me right in real quick, and so I can have a look. We had a bit of a crying moment. Tapos, she looked like a bean. And then, yeah, I think we built her name around that, right? That's why it's Sabine. But yung Amila na mula siya, bago pa ako talaga mabuntis, meron na akong name for my baby. Manggagaling siya sa name ng adoptive mother ko, which is Mila. Ang full name niya is Melania. So, lahat kami sa family nagsistart with letter A. Parang bubuhati na lang ako ng lamok dito papunta ng salamok. So, lahat kami nagsistart sa letter A. So, gusto ko talaga yung name na Mila. Kaya siya naging Amila. Then yung Bean, galing dun sa nickname namin sa kanya from the very, very beginning ng pregnancy. So one day, nag-message lang si Greg, parang, what about Sabine? So parang ako, yes! Ang ganda nun. So, kaya nangyari yung Amila Sabine Homan. Next question. It's your question, yeah. What are the meaning of your tattoos? Our tattoo. There's a tribal on my back. Kasama ka ba sa isang tribe? No, it's just young and silly. Me. It was a thing at the time. Didn't have much meaning. Tapos, below that, there's a little turtle. Well, that's quite easy. I love the ocean and turtles, so I had to have one of those. I have a dragon on my leg because all the men in our family have dragon tattoos. Especially my daddy's got a few. And the tiger on my calf is because you're the tiger. Me, you, and Bean. Mm-hmm. We're all you're the tiger. And this one. Me and my best friend got that when we were young and silly. Okay. That's all I got. Yours? Me, this one, ano siya, Lily of the Valley. Pinagawa ko siya nung parang medyo darkest moment of my life. Parang hindi ko na alam kung paano pa ako mag-move forward. So, nabasa ko na ang Lily of the Valley pala, yung kind ng flower na yun, na nagbo-bloom siya sa darkness. So kahit hindi siya na aarawan, walang sunshine, walang water, kaya niya mag-survive. So feeling ko, naka-relate ako dun sa flower na yun. So feeling ko, isa akong Lily of the Valley na parang kaya kong mag-survive kahit na nahihirapan ako. And very poisonous siya. You're not poisonous. It's a good tattoo. Oh, natikman mo na ako eh. Hindi ko naman nalason. Lalande. Paano po kayo kung may tampuhan o misunderstanding? Well, lately, wala naman tayong ganun. But normally, we just take time. We try not to let our frustrations out when we're angry. I'll sleep in the other room if medyo may iniulo namin sa isa. In the morning, we'll talk. And okay naman. Sometimes, just you need time to cool down and not react right away. Especially now that Bean's around, you're both very tired and... Parang ngayon na nagtitrigger lang naman talaga is pagod kami. Yeah. Yun naman yung tampon siya. Pero, like, last night I got kicked out of the room kasi I was snoring, you know. And, of course, pagod ka din. So, you're like, ah, man, this is so annoying. So, you move and, you don't say anything. And in the morning, it's fine. We understand that you're both tired. You both need to sleep. So, you just go. Do what you gotta do. So, ito, sakto dun. How's the sleeping situation so far? Horrible. Kasi, may mga nagtanong din sa amin na paano daw namin na sleep train si Bean kasi natutulog siya sa crib niya.
Well, natulog siya sa crib niya for the whole 6 months. Then after nun, nagkaroon siya ng... Regression. Yeah. Sleep regression. Ayaw na niya matulog on her own. Madalas yung nightmares niya in the middle of the night. So, ang nangyayari, syempre, kukunin mo siya, patatahanin mo. Then, babalik mo sa crib, ayaw niya. So tendency, syempre, itatabi mo sa sarili mo, diba? Ay, itatabi namin sa amin na... Kala ko nung una talagang parang clingy lang siya dahil nagtititing, nagaganyan. Para niya kaming naisahan. Kasi mula nun, hindi na namin siya nabalik sa crib niya. So, 2 months na. 2 months na. Kaming nag-co-sleep. It's hard. Hirap. Like, we were up every 90 like, minutes? 3 hours. 3 hours, yeah. 3 hours gising kami kasi mag-move siya or... Like, ano ba yung langaw? Ang laki nung naman. Yeah, malayo ko lang ng konti sa kanya. Maalimpungatan siya. Tapos, hahanapin niya isa sa amin. Tendency, syempre... Isa sa amin ni Greg nagtatago, tumatalikot, parang hindi kami yung piliin ni Bean, di ba? So, pero parang lagi akong talo kasi dede ko yung kailangan niya. Yeah. So yeah, medyo mahirap ngayon. Hindi pa rin kami nakaka-adjust dun sa co-sleeping. It was great for 6 months and the last 2 months have been like hard. Most memorable moments nung boyfriend-girlfriend pa kayo. Ako, for me, siguro yung mga boat trips. Like, ang saya niya. Kasi wala tayong responsibilities eh. She didn't specify if it has to be a good memory or a bad memory, right? Yeah, most memorable eh. Nag-camping tayo nung hindi natin alam na buntis ka. First time ko na inis sa'yo nun eh. Hindi ko alam kung paano lalabas eh. Yeah, memorable din yun. Yeah, memorable yun. Most memorable? Ako sa akin, yeah. Boat din, boat related din. Nung nag-decide tayo to live together. Kasama pa natin si Andoy noon. Lagi naman kasama si Andoy. Palisin na ba natin? Walang mahiwa sa atin. Huwag naman napaalisin. Sobrang memorable sa akin yun. Naalala ko, lasing na ako nung hapon. Nag-usap tayo nung umaga, nung wala pang alcohol, para to make sure na tama yung mga desisyon natin. Then naglasing tayo kasi tapos na ako sa work, sa teleserye ko noon. Then, nakatulog na sa boat, like. Yeah, nalakot na. Minubuhat na ako pa uwi. Yung mga ganung trips natin, sobrang memorable sa akin dahil alam ko, it will take years para maulit sa ulit. Yeah, kasi may baby na ngayon. Mm. Yeah. Yeah, I guess most memorables are always around ocean and boats and stuff like that. Ano yung mga struggles nyo now na may baby bean na kayo? I think yun, kasi... Limited movement. Limited, yeah. Like... Hindi ka pwede mag-socialize as much as you like and... You can't make plans. Yeah. Kung ano lang yung pwede. Like, kahapon, na-feel namin mag-drive lang, nangapit-bahay kami, bumisita kami sa close friends namin dito. Pero na-bad trip na siya. Pero nainis na si Bean. So, after like 10 minutes lang kaming nandun, kailangan na namin bumalik sa bahay. Then, di na makapag-dinner ng maayos kasi gusto nang matulog ng bata. Siya na yung mag-dictate kasi nung time eh. Wala na kaming buhay talaga. Yun yung nakakagulat para pagka nagkaanak ka, no? Yeah, but the meals, like, either like have 1 minute or have 30 minutes. Yeah, hindi tayo makapag-invite ng friends over nang walang sasalo kay Bean, yeah. Walang hahawa kay Bean kasi ang hirap. Eto, magandang question to. Marami nagtanong nito ah, hindi ko to pinili dahil nakita ko lang. How's the sexy time with Daddy Greg now that you have Bean? Is there a difference? Yeah, there's a lot of difference. Bilis mo sa mga ka. It's basically non-existent. You're lucky if you get it once a week. But in general, maybe you have to wait 2 weeks. I mean, the baby's there. I mean, she's priority. So, when people say when you have a baby, it stops, it's true. It takes a while. Minsan talagang parang nakakaramdam kami ng kakaiba sa mga katawan namin, pero natatawa na lang kami ganun. Kasi wala eh. Wala talaga eh. Wala kaming choice. Yeah, no, it doesn't exist. People that tell you they do it after having babies, they have like 20 nannies because I don't see how. She's always there. 20 bedrooms siguro meron sila no, para makapagtago pa. Yeah, no, you can't hide from her. She's like she's with us. She's there. She's watching us right now. I can't. Talaga minsan. Parang, tara, games. Parang hindi ko talaga kaya. Nakakaloka. Are you still breastfeeding? Yes, I am. Actually, isa yan sa parang greatest achievement dito sa journey ko, sa motherhood journey ko. Kasi, of course, witness si Greg sa mga unang araw kung gaano siya kahirap. Hindi ko alam na sobra niyang sakit, na sobra niyang hirap.
na sobrang dedication na ibibigay mo para mapakain mo yung anak mo, para mag-grow siya and makasiguro ka na healthy siya. Like after 4 days, no, gumigive up na ako. Parang yeah. ayoko na. Miiyak lang ako, tinatamaan ako ng postpartum. Kasi, I mean, pain eh. Lahat ng buong katawan ko parang namamaga, parang bugbog na bugbog. Then may kakain sa'yo, wala kang tulog. Gusto mong matulog pero kailangan mong gumising. Hindi mo mapasa yung iba, yung responsibility sa iba kasi ikaw lang talaga yung kailangan niya. Pero I guess sharing some knowledge from that, because I think we learned so much from that first experience. Yung as a dad and watching the conversation went when it was so hard then on a 5th day kasi she was producing so much milk and it was engorged, right? You know, ask for help. Meron palang mga lactation nurses na tinatawag. Hindi ako aware doon nung una. Mga workshops, di ba? Yeah. No pressure though. I mean, like, breastfeeding moms are great, but also, like, bottle feeding is fine. But in our case, just hang on. Like, it's difficult, but you get past that difficult stage. Yeah, may tawag pa ako doon sa mga friends ko. Sinasabi nila, hindi pa kasi nangangalyo yung nipples mo. Tumago ko doon sa doctor na parang, Doc, ano pong gagawin ko? Sobrang sakit po magpadede pala. Sabi ng doctor, tiis ka lang mga 1 month pa kasi wala pang kalyo yung nipples mo. So lahat ng tao sinasabi, hintayin kong magkalyo yung nipples ko. Ako naman sa isip ko, what? Magkakalyo yung nipples? Paalang dapat yung nangangalyo, di ba? Bakit yung nipples ko yung hihintayin kong mangalyo? But totoo, after a month na tiyaga, nangalyo talaga siya. Tapos, nawala na siya ng pakiramdam. Comfortable. Yeah. Ang sarap na ng feeling. Talagang hihintayin ko na siya minsan magising or magutom para ma-release niya yung engorgement. Kasi naipo na yung milk, di ba? For new parents out there, just, you know, if it's too hard, it's fine. But, you know, we hang on a little bit longer. Yeah, especially kung marami kang milk. Sayang kasi ang daming batang hindi rin talaga nakakatikim ng breast milk. But it could be a bit much sometimes, you know. A lot happened, and if you wanna go to a bottle, it's fine. No judgment there. Yeah, umabot pa kami sa point na nagma-manual. Yeah, like massage and, you know. Yeah, no, ask for help. Honestly, lactation nurses, they're great, you know. Anong mga pinaka-ayaw nyo sa isa't isa? Ikaw muna. Wala naman akong ayaw, I guess. Inaayos, ah. No, wala naman ako ayaw, no. Sometimes nakakalimutan mo lang na ano, na partner mo ako, na yung inis mo na pag-usap sa akin minsan. Kasi parang nagpaparinig ka na parang nasa trabaho ka pa sometimes. Kasi work, nangyayari ka sa work, yun parang nagpaparinig ka yung ayaw mong ano, yung hindi mo sabihin sa akin directly. Nakakainis yun for me. Parang yun, wala laman, yun lang. Alam na, wala naman ako gano'n. Ikaw. Ako, yung mga kalat ko sigurado. Alam mo, hindi ako magsasalita kasi we're a team. Hindi nila dapat malaman na kung ano yung mga weakness natin. Ah, ganun? Pino mo na mo. Okay. Wala namang no, dahil nagsalita ka, sige, mag-aambag ako. I think yung pagiging... Like, nire-remind naman kita na parang love, dalawa na kaming babae sa buhay mo. Sobrang kasi pagka-bruise ko talaga ni Greg. Minsan masasaktan ka niya nang hindi naman niya sinasadya. May ipupul siya, masisiko ka niya, matatapakan ka niya. Like, ano, yun yung mga parang lalaking-lalaking siya kumilos. Kailangan ko lang siya i-remind na kailangan niya mas maging gentle. Yeah, no. I'm trying to be more conscious of that. Tagal pa tayo, di ba? Parang iwanan, di ba? Tagal-tagal pa to, kaya ko pa. Karoon po ba kayo ng postpartum at paano tinulungan ni Greg? I don't think tapos na siya. Yeah, I don't think so either. I think ano lang siya. Parang rinaride mo siya as a... Maayos yung pag-ride mo sa kanya. May mga days na talagang may makukuha na lang ako mga texts na malungkot ka. Yeah, there are ka. Bad days. May time nung nasa Rockwell na you hit rock bottom nung sa breastfeeding. Yung hindi naman ako, I mean, I was... Nung sinabi niyang sa Rockwell, mga ano to, first few weeks. Mga 5 days pa lang si Bean actually. Yeah. Yung hirap-hirap ka mag-breastfeed, tapos umiyak ka na yung binigay mo sa akin yung bata, tapos talagang nag-breakdown ka lang. Paano ako nakatulong? Well, hindi ako nag-tough love ako nun eh. Parang, para kasi sa bata, hindi naman para sa atin. Parang ganyong, I mean, ako yung naghanap ng nurse, tapos nagpaaral ako at nagpaturo ako sa nurse, I guess. Yeah. Saka, syempre, nandun ka lang talaga. Wala, hindi naman ako malis. Oh. Since hindi mo pinasa sa iba yung responsibility eh. Hindi mo alam kung kailan kanya ihihit.
hindi mo alam or kailangan mong aralin ano yung pwedeng makatrigger talaga dun sa depression. Kasi minsan, simpleng word. Minsan galing ka sa sobrang saya, tapos biglang tatahimik. Yun, meron, may tama sa akin yung ganun na parang, asan ako? Ba't parang antahimik? Bakit wala akong mga friends? Bakit hindi ko magawa yung nagagawa ko noon? Bakit hindi ako makapag-work? Ang daming mga ganun. Tapos pagka nagsabay-sabay siya, yun na, parang, lungkot ko na. But, I make sure na pinapaalam ko kay Greg, hindi ko tinatago sa kanya kasi siya yung partner ko dito eh. Siya yung nakakaintindi sa akin. Bumuo kami ng bata eh. So, feeling ko, kasali ka dito. Hindi pwedeng ako lang. Pag ganun naman. Salihan mo ako sa depression ko. Nag-text siya, sad ako. Uwi ako, usap, namin sa Manila. Uwi kami Manila, spend time with friends. Tapos pag okay na parang, kailangan ko na bumalik sa work. Balik na kami dito. Mm-hmm. Ano lang, give and take lang din talaga. In-uproot ko yung life ko sa Manila to have a life here eh, kasama si Greg and makabuo kami ng family dito. So, malaki yung nabago sa akin. Sobrang laki. Hindi ako nakakapag-work. Wala yung mga nakasanayan kong kasama araw-araw. Sanay ako sa ingay. Sanay ako sa acting. May mga iba't iba akong pinoportray na pagkatao. Then, bigla yun nawala sa akin. So, pwede talaga ako mabaliw. Minsan, umaarte na lang ako sa harapan niya, sa harapan ng anak ko. Para lang, alam mo yun, para lang nakakatawa. Para lang hindi ko gaanong ma-miss or mailabas ko pa din kahit papano yung kakulitan ko pagdating sa mga acting-acting na ganyan. Postpartum still around. I think it's gonna be around for a while pa. Mm-hmm. Matagal-tagal pa. Maraming changes eh. As in talagang night and day yung difference from not having a baby. Oh my God, nanonood lang kami ng cartoons nung parang last week. Nag-breakdown ako. Diba? That's funny. So yeah, may postpartum. Pero kailangan mo siyang sakyan positively na parang tignan mo na lang yung anak mo, ganun. Sa dad's side, wala naman. Parang... Diba? Kailangan mong maghanap ng masaya doon sa malungkot mong nararamdaman. Bakit mo siya nararamdaman? Kasi meron kang ganito ka-precious na baby. So yun, tas parang unti-unti naman, maaaliw ka naman, matutuwa ka naman, gagaan naman yung pakiramdam mo. Though pagod ka pa din. Speaking of pagod, kayo lang ba nag-aalaga at gumagawa ng house chores? No, hindi kami superheroes. Meron po kaming mga kasambahay na napakabait. So, meron kaming kasama tumutulong kay Dean from 7 a.m. to 5 p.m. Kaya minamadali na namin tong shoot na to dahil baka singilin na kami ng overtime. Tapos every other day, meron kaming tumutulong sa chores sa bahay. Tapos Sunday, wala kami Sunday na talaga. Sunday kaming dalawa lang. Para naman ma-realize namin na talagang may bata kami. Na kailangan alagaan, ito na ang buhay ngayon, ganun. Walang pahinga, ganyan. And mahirap siya. Mahirap siya. Mm-mm. Choice so, naman namin, yeah. Na ganun yung schedule, na pagdating talaga ng gabi, sa amin yung bata. Yung Sunday nakaka-miss sometimes. Kasi Sunday, parang oo. Monday, pagod na pagod. Parang kasi... Hindi ka naka-reset ng Sunday. Hindi ka naka-reset Sunday, eh. Oo. Yun, big change yun. Parang... Dati nag-look forward kami pag Sunday na parang, yes, Sunday, tapos na yung trabaho. Pwede kang magbakasyon, mag-ganto, punta dito, mag-relax. Pwede kang uminom ng Sabado at maglasing, pero hindi mo pwede ganyan. Yeah. Ngayon, wala. Sunday talagang kulang na lang naka-gear kami. Kasi nga, kaming dalawa lang talaga yung palitan dun sa bata and house chores. Pero hanapan na yun ang paraan yun. Baka mag-burnout tayo. Saan kayo madalas magpunta around Subic? Well, lately, hindi kami ganun lumalabas talaga. We go, if we're gonna do something fun lately, we go out of Subic and go to Manila. Mag-grocery. Nag-boating kami lagi. So we go to the coves. We get on the boat and we go to Sampaloc, Silangin, Nagsasa. We try to look for places na walang tao. So pagdating namin sa beach na pag may tao, let's go look for somewhere else. Para lang makarelax kami. Pero for people that don't know Subic, napakaraming magandang puntahan without boats. May All Hands Beach, Aseya, Kamayan. Maraming magandang beach inside the bay na pwede niyong puntahan. Who's Amila's favorite? Mama or Dada? I think it's safe to say the person that has the milk. Nami-miss niya ako, pero we all know who the favorite is right now. Now, we're gonna do another interview a year from now, and then we'll just loop back this. Parang, sana yung tanongin natin. Sana yung tanongin natin next year. Who's your favorite? Right now, it's definitely Mama.
I'm second though. Not Andoy, not anybody else. That not is... Nanay Ray? I'm third then. I think second is the Yaya. Yeah. So I'm third. So I'm still on the podium. I'm right with that. Will you marry me? Allow Bean to do commercials? Oh, this is actually an interesting one. Because we did do one. We agreed that we're going to let her do commercials as long as it's fun for her and it doesn't feel like work. We don't want to, I don't want to say ruin. We don't want her childhood to be hindered by work. So we want any commercials to be fun for her. Okay, ano ang age gap niyo ni Greg? So hindi yata nila alam na ang age gap namin ay months lang. Parehas kaming Year of the Tiger, parehas kaming born ng 1986. September siya, and napapakay ko na yung mga lamok. Sige, buuin mo yan, ha? So, September siya, November ako. So, Year of the Tiger kaming dalawa. And pinanganak namin si Pin last year na Year of the Tiger din. So, Year of the Tiger kaming tatlo. Isn't amazing? Isn't it? It's just so amazing. Tatanong nyo yung mga meaning ng tattoos namin. Naghahanap lang kami ng time and place talaga para makapagpatato kami ulit. Kasi gusto namin magpalagay ng tiger tattoo. I have one ready, but I want a little mommy and daddy tiger. How is Greg adjusting to the celebrity life? How are you adjusting to the celebrity life? How am I adjusting to the celebrity life? Mr. Celebrity? Mr. Homan, the celebrity guy? Yeah. No, it's easy, but it's very difficult. I don't know. It's weird when people come to ask for photos when you're not around. Kasi may mga nagpupunta sa shop ni Greg, kung saan siya nag-work, para lang magpa-picture sa kanya. It's weird when I go to my suke sa palengke and I go to the market and people look for you sa palengke and stuff like that. As well as I can is the answer, I guess. I don't hate it. I'm adjusting well. More adjusting to being a celebrity. It's more difficult for me than cautious kami doon na gusto nilang picturean yung bata. Yeah, so kami parang pasensya na po. So sana sa mga nanonood din sa amin. Yeah. Okay lang. I like get photos with me and then get. Pero when the baby's involved, pagbuhat namin yung bata, parang baka pwedeng wag na lang. Kasi medyo sensitive ako. Hintayin na lang natin na lumaki siya, tapos meron na siyang decision kung papayag siyang magpa-picture or hindi. Yeah. Ngayon kasi nag-vlog kami naman kasi yung parents. So decision namin na ilabas siya in public. Pero kung makukuha sa iba yung pictures, sana respetuhin yung decision namin as parents. Yeah, she's a minor and that's our decision. Mm-hmm. So, okay, ito, interesting question. What's with 5:20 p.m.? Bakit 5:20 tayo laging nag-air on a Saturday? Madali lang yan. Kasi nung gusto ko mag-propose kay... Gusto ko talaga... Gusto mo ng 4:20 na date and 4:20 na time. Parang nakita natin day before gano'ng ganda yung sunset. Yung pinako yung day nung ano, April 20, tapos I had the whole day planned out for us to meet at 4:20 to do the proposal and everything. But, syempre, buntis ka nun. Dami logistics and time mong ano, naramdaman. Ayoko talagang lumabas. Ayoko mag-sunset. Kasi, ang sagot ko talaga, sabi niya, tara na mag-sunset na tayo sa Amanpulo. Sabi ko, kulang ka pa ba ng sunset sa buhay mo? Magpahinga na lang tayo or kumain na lang tayo, tapos maaga tayo matulog. Hindi sagot ko sa kaya. Paano ko ba mag-propose siya? So yeah, no. It turned out to be around 5:20, 5:21. 5:20 ako nag-guess. Yeah. Exactly 5:20 p.m. ako nag-guess. So yun yung 5:20. Yes, sa 5:20. When are you going back to acting? Pwede ko siyang pag-isipan after September, after mag 1 year ni Dean. Kasi doon medyo less guilt na siguro yung pagtigil ko sa pagpapadede. Minimum na yun. So, pwede na akong magbasa ng script, tumanggap ng offers. Kasi ngayon, nakapila lang sila but hindi ko pa binubuksan yung pintuan. Meaning, hindi ako nagbabasa ng script kasi pag nagbasa ako ng script at may nagustuhan ako, mababaliw ako. Baka umalis na lang ako dito. Pag-shooting na ako. So, hindi ko naman gagawin yun talaga. Pero kasi, diba, ayokong makakita ng script tas napanood ko. Tapos iisipin ko, sa akin dapat yan. Ayoko ng ganong feeling. Ayaw na ayaw ko ng ganong feeling.
So, iniiwasan ko magbasa. Earliest September. Pwede na akong mag-start mag-shoot ng mga January next year. So very, very soon na siya. Ano ang best quality of each other that we like most? That's quite easy for me. It's your care and pag-aalaga sa akin. Oh, you do take care of me. Like, I have never to worry about lunch and like parang food, groceries. You take care of all the, you know, you're a good homemaker. Oh, kuyo ko daw. Nah, you're a good mommy. Hormones. No, you're an amazing mom. Ako siguro yung stability na nararamdaman ko with you. Kanina lang yun, sabi mo, ano, sa tingin mo ng girls ako. Tapos parang natawa lang ako kasi parang I am so secure sa relationship natin. Tingnan mo yung background niyo. Alam ko hindi mo gagawin. Like, nakakatawa pag ginawa mo. Like, matatawa na lang talaga ako. Kasi sobrang hindi bagay sa personality mo. Yun, yung stability and security na nararamdaman ko with you. Alam ko na hindi mo sasaktan. Hindi magiging option sa'yo na saktan kami ni Bini. How do you find the life in Subic compared to Manila? Sobra sang magkaiba eh. For me, para tumira dito, loving foundation ko. Like, kailangan mahal na mahal ko yung tao. Kasi nga, born and raised ako sa Manila eh. City girl ako. And tulad ng sinabi ko kanina, surrounded ako with so much people. Entertainer ako. Sanay ako ma-expose sa stage. Yan, expose ako sa maraming tao, sa maraming kausap. Then, lumipat ako dito na ibon tsaka kuliglig lang yung naririnig ko. Nag-iba talaga yung mundo ko. So, minsan, pag nababagot ako, nalulungkot ako, babalik ako dun sa kung bakit ako nandito. So, love. Hindi ko kayang i-compare kung ano yung buhay ng Manila at buhay ng probinsya. Kasi, hello, I'm sure alam nyo na kung ano yung difference nun, di ba? Fast-paced dun, laid-back dito. May mga bagay na gusto ko dito, may mga bagay na nami-miss ako sa Manila, may mga bagay na ayaw ko sa Manila at boto ako dito. So, feeling ko balance naman siya. But, home is where the heart is. So, kung nasan si Greg at si Bean, dun ako makakampan. Dun lang ako matatahimik. And for the final question, ito talaga yung 1,000 yata yung nagtanong nito. When is the wedding? At hihintayin niyo ba na maging flower, na makapaglakad si Bean para maging flower girl siya? Ang sagot sa pagbabalik ng... miss na talaga yung acting eh. Yeah, nah, we were gonna get married this year. We were gonna get married last year. Pero we wanted to make Bean a part of it. So, we're gonna do it early next year. That's the next year. Yeah. We are looking at places locally to do it, like in the country. So, It should be fun. I'm excited for it. So, parang twice na namin dinelay yung wedding last year 2022 and this year 2023 dapat aalis tayo. We tried na delay yung citizenship ni Bean. Yeah, ilang beses namin tinry yung mag-elope, so parang ayaw ng mundo na itago namin. Kaya malakas magdasal yung mga kaibigan at family members namin. In that side naman, parang okay na okay naman yung plan natin. Parang we're like in the same ngayon, parang mukhang matutuloy na siya. Like, meron na kaming save the date. Sinabi na namin sa mga kapamilya namin abroad para makapagtipid na sila, makapag-ipon na sa mga friends namin na sobrang busy yung schedule nila sa life. Like, marami silang mga commitments. Hinahanan namin sila na save na yung araw. Ito na. Ngayari na. So, finally, pakakasalan ko na to kasi talagang dead na dead sa akin. Pagbibigyan ko lang isang malakasang Grim no. So yun, sa mga nagtatanong, papakasal na kami next year. Kung ano yung exact date, I think may clue kayo kung kailan. Figure out yun lang yun. Kaya niyong ma-figure out yan. And thank you sa isang buong taon na pagsubaybay sa amin, sa pagmamahal sa amin. Feeling namin may maliit kaming pamilya, but dahil mababait kayo, parang lumaki yung pamilya namin. Dahil naging part ng family namin. Dahil ang bait-bait niya sa amin. You guys are so nice. People say the nicest things. You're so gentle to Greg sa pagpasok niya sa celebrity life. Hindi niyo siya binabash. Thank you. Sana mag-enjoy pa kayo sa mga iahandog naming content sa inyo.
Thank you sa lahat ng sumusuporta. Sana okay magsawa sa amin. Thank you. What, 600 na, right? 600 subscribers? Yeah. Wow! Thank you. Wow! So we'll see you again. Wait, bye! Wait. Oh, si Direk na din lang. Ang sakit na din ang shantik ako eh. At saka ang dilim na. Kumusta naman yung ano, yung director? BTS. Siya na po yan, nag-turn off ng mga camera. Yan. May isa pa. Siguro hanapin na si Bean. And action.